mga token ninyo, alam nyo na yan. Mamaya, magsisimula na tayo. Sige na, pumunta na kayo doon. Sige po, ma'am. Sarah? Hmm. Ayos ka na ba? Hmm. Pagod na siguro ako. Nakita ko kasi nag-uusap kayo ni ate kanina eh. May problema ba? Ay naku, Banjo. Ayoko lang madamay kayo. Tungkol ba kay Delgado to? Kung namamoblema ka na, hindi pa siya nahuhuli. Inaabangan ko na yung hype na yun. Ako ba hindi, no? Hindi lang naman yun eh. Kung hindi si Delgado, si Edward ba yan? Alam mo, naalala ko noon, may nag-offer sa akin na mag-model sa Dubai. Akala ko, lahat ng mga pangarap ko matutupad ko na. Kaya lang wala eh. Bigla ko na lamang buntis ako. Noong mga oras na yun, parang... wala, parang guguho yung mundo ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nasaan si Edward noon? Nasa Japan. Pumunta siya doon para to pa rin yung mga pangarap niya. Samantalang ako nandito ako sa Pilipinas. Wala, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Hindi ko alam kung paano maging isang ina. Wala talagang kwenta yung lalaki niyan. Sige, ipo muna kayo dyan, ha? Yan. O, ingat. Dito ka. Ah, dito ka. Oy, Mr. Yabang. Ito na yung mga batang kakanta sa talent showcase. Uy! Ano ba ginagawa mo? Ako, ito, nagagabi ng mga bata. Ikaw, pa sound trip ka lang? Excuse me, hindi ako nagsa-sound trip. Namimili ako ng mga kanta na pwedeng kantahin ng mga bata. Lumulusot ka lang eh. O sige nga, anong napili mo? Ako'y isang Pinoy. O ano? Yun lang? Ano ka ba? Hindi yun pang talent showcase. Wow ah. O sige nga. Magbigay ka nga ng isang kanta na pang talent showcase. Edi yung kay Bamboo, yung Noy P. O kaya yung sa PBB, yung Pinoy ako. O. Bamboo? Mga bata, sa tingin mo kaya nila yun? Oo naman, ba't hindi? Alam mo, hindi mo kasi sila kilala eh. Kaya ako ano yung napili ko, yun na lang yung masusunod, okay? Ano ba naman? Eh alam mo, niwala na nga sa uso yung kanta mo eh. Ba't ba ayaw mo tanggapin yung suggestions ko? Papaguhin naman yung areglo eh. Miss, huwag ka nga masyadong pakul. Napaghahalata ang brat ka eh. So, brat ako. So, tingin mo, brat ako? Okay, edi ikaw, Jologs! Alam mo, minahal ko yung lalaking yun eh. Naging magkaibigan kami kahit na ganito ako. Kahit na dami-dami namin pinagdadaanan, gets namin yung isa't isa. Kaya nga nung akala ko tinalikuran niya ako, naku, galit na galit ako sa kanya. Sakala ko iniwan niya ako sa ere. Pinangako ko sa sarili ko na hindi ko ipapakilala sa kanya anak ko kahit anong mangyari. Nabubuhayin ko siya mag-isa. Kaya hindi naging madali sa akin yung pinagdaanan ko noon eh. Papano, inuna ko yung pride ko. Kahit na hirap ako, kinaya ko yun. Malaki lang yung nawala sa akin dahil sa mga mali kong desisyon. Kaya hanggang ngayon pinagsisisihan ko yun. Alam mo, hindi lang siguro para sa'yo yan si Edward.
Dapat siya yung masigit pa sa kanya. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang kapalpakan. Pero ikaw, Sarah, kahit kailan, hindi ka mayiging palpak sa pagiging ina. Ako na nga alam eh. Wala pa lang kasalanan. Wala pa lang kasalanan si Edward. Hindi ko alam kung ano yung dapat manaig sa akin ngayon. Kung ano ba yung nararamdaman ko noon o kung ano yung totoo. Wala pa eh. Hoy, pagtimpla mo nga ako ng kape. Anong tinatangatangan niyo dyan? Kumilos na! Bakit niya tayo inuutusan? E samantalang tauhan lang din dito yan. Hawak na ni boss yan. Kaya huwag mong gagalitin. Kung hindi, tayo din ang malilintikan. Kuha na po. Alex, ito na yung kay Mr. Mercado. Very good. Oh, bilangin mo na to. Ito na po, ako. Ngayong nasa akin na ang lahat. Pera, kapangyarihan, proteksyon. Nasa akin na ang lahat para isa katuparan ng plano ko. Simula na ng laro. Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy lang ako habang nagdudusa si Kara. Ako ang mananalo sa larong ito. Thank you.
Chief Guevara. Mr. Acosta. Chief, dito po tayo. Sit down. Chief, may update na po ba sa kaso namin? Wala pa po. Pasensya na kayo. Pero nasaan na po kayo sa kaso? Baka pwede ako makatulong. Mr. Acosta, kami na ang bahala. Ginagawa ko namin ang trabaho namin. Sabi ko naman sa inyo, tatawagan na lang namin kayo. Kasi sinasabi ni Lagi sa akin, Chief, you send me home, and every time na bumabalik ako dito, wala kayong progress sa kaso. Mr. Acosta, naiintindihan namin kayo. Pero sana, maintindihan niyo rin kami. Hindi ganun kadali ang paghahanap sa anak ninyo. Opo, Chief. Masasara po kayo. Yung Chief, yung anak ko nagsalali dito. Gusto ko lang makatulong para bumili sa kaso. Eh, pwede ako makatulong sa paghahanap. Basta mahanap lang natin si Isabella. Miss, sinusundan mo ba ako? Hindi. Hindi ka sinusundan. May nagsabi na ba sa'yo masama ang nagsisinungaling? Pwede ba layuan mo nga ako? Ganyan mo pa ako sinusundan, di ba? Tapos ngayon, pinapalayo mo ako. Stalker ba kita? Excuse me? Tinatanong ko kung stalker ba kita. Hindi ako stalker. Talaga? Bakit mo ako sinusundan? Nasaan si Dina? Alam mo kung nasaan siya. Naalala ko na. Ikaw yung pumunta sa opisina ko na may mga kasamang pulis. Di ba, naimbestigahan na ako? Hindi ka ba nasinabihan? Imposible namang hindi mo ako naaalala. Wow! Ang lakas naman ang bilib mo sa sarili mo. Sayang. Akala ko pa naman kaya mo ako sinusundan kasi gusto mo ako. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sinabi ko na lahat ng nalalaman ko. Kaya pwede ba? Tantanan mo ako. Dahil wala kang papala sa akin. Uy, Patricia, bakit ka naglilinis? Bitawan mo yung mga yan. Hindi, ate. Okay lang po. Kasama naman to sa task ko. Hindi. Hindi dapat yan yung ginagawa mo. Sasabihan ko yung mga staff na dapat ibang trabaho ang ibigay sa'yo. Pasensya ka na, nakot. Hindi ka naman kasi mukhang sanay sa ganyan eh. Hindi, ate. Okay lang po talaga. At saka kasi naiinis kasi ako eh. Meron kasing antipati ko dyan sa labas. Akala mo kung sino kung makapagmarunong. Antipati ko? Sino? Si Paolo po. Si Paolo. Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Sa susunod na magkita kayo, ikaw na ang masusunod. Sige, muna na ako. Salamat po. Salamat. Oh, Becca. Tapos ang klase mo? Opo, ito, Seb. Ano? Kumusta ang first day mo? Okay naman po. Ang bait-bait nga po ng teacher ko eh. Pati po kaklase ko. Tapos po, ang dami ko ng friends. I'm really happy na nagustuhan mo yung school namin. Becca, kilala mo na dahil yung papa mo? Happy ka na ba na nalaman mo kung sino siya? Opo, sobra po. Kasi pa bago may tanong sa akin na kung ang pangalan ng papa ko, may sasagot na po ako. Becca, kahit nandyan na yung tunay mong popa, I just want you to know na nandito pa ako, ah. Pwede pa kitang ipasyal. Pwede pa naman tayo mag-ice cream kung gusto mo. Oo naman po, sasama pa rin ako sa inyo. Pwede mo po ako magkaroon ng madaming popa, di ba? Naman. Pwede naman. Kala ko nasa office kayo.
Doon po ako nag-aantay eh. Ay, anak, sorry ah. Galing kasi ako sa police station. Tapos pagdating ko dito, kinuusap niyo yung mga teachers. Sorry. Tatay, halika na, uwi na tayo. Ah, sige, uwi na tayo. Ah, Becca, gusto mo sumabay ka sa amin? Tatay, sabi nga po kanina, kalala niyo po yung papa niya. Hindi po po siya sunduin nun. Tito, ayos lang po ako. Basta huwag kang lalabas ng suno mag-isa, ha? At lumapit ka kay Manong Guard. Opo, kaya rin po yun, Tito. Bye. Paolo, pwede ba tayo mag-usap? Bakit to, ate? Anong ginawa mo kay Patricia? Po, wala naman po akong ginagawa sa kanya. Inaaway mo ba siya? Hindi naman sa ganun, ate. Bakit, din po ba sinabi niya sa inyo? Alam mo, Paolo, hindi porkit ka mag-anak ka namin, ibig sabihin, pwede ka nang umusta na parang kung sino dito. Huwag kang persumido. Gusto ko gawin mo ang lahat ng gusto ni Patricia. Volunteer siya dito, kaya dapat maayos ang pakikitungo mo sa kanya. Kung kailangan sundin mo ang lahat ng gusto niya, gawin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Ma. Oh. Bakit bigla kang nawala sa shop kanina? May pinutan lang po ako. Anak, anong ginagawa mo? Ano? Pinuntahan mo si Julio, no? Ano? Saan ka galing? Kay Julio. Sa travel agency. Kaya anong ginawa mo doon? Wala. Hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko kasi talaga may tinatago siya. Kaya di ba sinabi ko sa'yo, huwag kang gumalaw na mag-isa. Akong dapat sumunod sa kanya, hindi ikaw. Ayoko lang naman sabihin sa'yo. Ayoko makadagdag pa sa iniisip mo. Kaya akong tatay ni Isabella. Akong dapat magbalik sa kanya. Stop putting yourself in danger. Wala namang masama nangyari sa akin eh. Tingnan mo nga yung ginagawa mo. Isinasangkalang mo ang sarili mo sa panganib, anak. Paano kung masamang tao pala yun? At may nangyari sa'yo, napahamak ka. Hindi namin alam kung nasaan ka. Hindi naman yata tama yun. Pasensya na ho. I'm sorry. Hindi ko na ho alam. Desperado na ho ako eh. Baka mamay sarado na lang kaso ni Isabella. Nung nakuha kita, ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Dahil pakiramdam ko na buo ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na maging ina ulit. Kaya pinangako ko sa sarili ko na magiging mabuting ina ako sa'yo. Pero wala, bigo ako. Becca, patawarin mo ako. Hindi ko gusto na magsinungaling sa'yo, pero takot ang mama mo eh. Hindi ko kayang ikaw ang masira ng dahil sa mga kasinungalingan ko. Dahil sa takot ko. Kay Isabella ba yan? Bigay ni Mama sa kanya. Kailangan ko nang malaman yung totoo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung si Becca nga nawawalang anak ni Kara. Julio, tawag mo daw ako? Opo ka. Para sa'yo. Ano yan? Buksan mo. Para sa'kin to? Hindi lang yan. Pati yung mga utang mo, pati yung amilyar ng bahay mo, bayad ko na. Baka nakakalimutan mo. Bago ka pa pumasok dito, alam ko na lahat ang tungkol sa'yo. Pinaimbestigahan kita. Pero
ko maintindihan. Bakit? Bakit mo ito ginagawa? Sabihin natin na marunong ako mag-alaga sa mga taong may halaga para sa akin. Siya nga pala. Ano nangyari dun sa kaso ng kapatid mo? Bakit? Ba't parang bigla kaya ka naging interesado? Nahuli ko kasi ang asawa niya eh. Sinusundan ako. Buti na lang nakita ko siya bago ako makarating dito. Ano? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita nilaglag eh. Nangilig nga sa takot eh. Pero Julio, isa lang ang ibig sabihin nito. Kailangan nating mag-ingat. Kilala ko yan si Kara. Ibang klase magkakutob yan. At sigurado ako hindi niya tayo titigilan. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Kailangan kong gumawa ng paraan para... para malipat yung duda nila kay Sarah. Anak, kamusta ka naman sa school mo? Marami ka ba naging friends? Madami po. Madami pa ako naging alasan yung mabait. Eh, yung Hannah, naaway ka pa rin? Hindi naman po, pero mukhang ayaw po talaga niya sa akin. Ay, naku na. Dad, mabilis na dun sa batang yun. Basta huwag ka lang magpapaapit. Tapos kapag inape ka, sasabihin mo kay Moma, ha? Ayoko na naglilihim ka sa akin. Hindi po. Di ba nga pong sabi niya sa akin, masama magsinungaling? Kasi po, pag nagsisinungaling, nakakasakit. Pero huwag po kayo mag-alala, Moma. Kaya ko lang pasiyahan eh. I will kill her with kindness. May tanong si Moma sa'yo. Masaya ka? Lalo na po ngayon, nandito na si Popa. At wala na po akong may hiling pa. Thank you, Moma. Have a seat. How can I help you? Gusto ko lang po kasi sana magtanong tungkol dun sa DNA test. Paano po ginagawa? Well, ang DNA test ay makatutulong para sa isang anumang kaduda-dudang tungkol sa paternity o pagiging ama ng iyong anak. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkukumpara ng DNA profile ng isang bata at sa di umanong ama o kadalasan pati ang ina na rin. Okay? Alam mo kasi namamana ng bata ang kalahati ng genetic framework ng kanyang magulang. Okay? Now, kung ang bata na ito ay may biological na kaugnayan sa magulang, ito ay magpapakita sa DNA profile ng predictive pattern sa genetic appearance. May 16 na region na dapat mag-match sa dalawang DNA sample. Isa man dito ang hindi mag-match, ito ay magsasabi na hindi mag-ama ang nagpapatest. Yung, paano ho po gagawin yung test na yun? Well, pwede mo na rin dito kung sino gusto magpa-test, magpa-DNA test. Pero pwede ka lang kitang bigyan. Pwede mong gawin niya sa iyong bahay sa pamamagitan ng test kit na pwede ko ipadala sa iyo. Nasa test kit na ito ang steps kung paano gagawin ang DNA test. Ito. Ito yung brochure. Meron dito yung procedure kung paano ginagawa ang DNA test. Okay? Pero, ang waiting period, 2 hanggang 3 linggo bago natin makuha ang resulta. Pero, Doc, napapanood ko kasi sa TV. Di ba pwede daw yung buhok sa kanyang kuko? Totoo ko ba yan? Actually, pwede namang makuha ang DNA sa buhok at kuko. Pero mas matagal ang resulta eh. Now, oy, regarding nga pala dito sa iyong anak, Mrs., kinakailang alam ng itay niya yung gagawin natin DNA test. Kasi may informed consent tayong dapat pirmahan ng ama. Eh, kung sa tita ho, okay lang ho yan? Maari naman as long as maayos ang papeles. Pero alam mo, nire-recommend ako dapat parental or galing sa magulang. Magkano ho ba to, Doc?
Nasa 23,940 pesos bawat test na gagawin natin. Okay. Nasa brochure na ito ang mga kailangan mong impormasyon tungkol sa DNA test. Okay? Nandito ang requirements, ang procedures, ang lahat ng legal concerns. At kung meron ka pang ibang katanungan, meron ding numero dito na pwede mong tawagan. Dok, grabe pala mahal na ito, no? Mahal talaga. Pero salamat ho, ah. Okay. Sana makatulong tayo.